isang libot isang salita upang ilarawan ang paghihirap na pinagdaraanan ng mga taong nawawalan ng miyembro ng kanilang pamilya. Pero kung pakikinggan lang natin ang kanilang mga kwento, marahil masasabi natin na hindi pa naiimbento ang salitang angkop na angkop sa kanilang pinagdaraanan. Magandang gabi. Ako si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapili. Nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila ang away ko, konti-unti natutunaw. Tangin ko nasa. Sa Sana'y Muling Makapiling. Pagkatapos naming mailabas ang kwento ni Rolly nung nakaraang linggo, may mga tumawag sa amin na nagsasabing nakita nila si Rolly. Ito na nga kaya ang pinakahihintay na sandali ng kanyang mga kamag-anak. Iba yung pakiramdam ko ngayon na siguro makikita na namin si Rolly. O nag-wish ako na maiwi na namin siya. Ang prodigal son na si Sandro, matapos maglayas at magtrabaho sa kalsada, uuwi na ngayon sa kanyang ina. Tatanggapin naman kaya siya? Nagulat kami, hindi na lang siya umuwi. Kanya umaasa kami na nandiyan pa siya lagi. At ang binatilyong kinilala lang sa pangalang nakasulat sa kanyang pantalon, makakabalik pa kaya sa kanyang pamilya? Sinong namimiss mo sa bahay niyo? Papa, nanay. Samahan niyo kami sa isang oras na mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay niyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Oh, Diyos ko, kamatid ko! Sana'y muling ka makapiling. Sinamahan namin ang pamilya Barbuco sa kanilang paghahanap sa nawawala nilang si Rolly. Noon kasing kasagsagan ng bagyong si Milenyo, nilipad ang kanilang bubong at sa gitna ng kanilang kaguluhan, hindi nila namalayan na nakalabas na pala ng bahay ang may kapansanan sa pag-iisip na si Rolly. Kumbaga sa boxing, bugbog sarado na ang Cavite. Tinagtag na mga litrato ng nawawalang si Rolly Barbuco, 33 taong gulang. Matatanda ang ayon sa kanyang pamilya, si Rolly raw ay may kapansanan sa pag-iisip, mahirap kausapin at may epilepsy. Makapal din daw ang bigote nito at nakausli ang kanang kamay. Sa dami ng mga poster na naipakalat na ng kanyang mga kaanak, sari-saring tawag ang kanilang natatanggap. Isa rito ang nagdala sa amin sa Barangay Molino 4 sa Bacoor. Ang marungis na lalaki kasi na nasa kanilang pangangalaga, mahirap daw kausapin. At meron ding bigote. Kapansin-pansin na may pagkakahawig ito sa larawan ni Rolly. Kahit gaano pa sila kadeterminadong matagpuan ang kanilang kamag-anak, tila kulang pa rin sa kanila ang 24 oras. Sa pagkakataong ito, umuwi kami ng bigo sa aming misyon. Nananawagan ho kami sa sino mang makakakita po sa kapatid ko. Rolly, kung nanonood ka man, sana ay matuto kang magsalita. Kung ikaw ay taga saan at magpahatid ka, para ikaw ay makauwi na. Rolly, umaasa kaming magkikita pa tayo. Matuto ka lang magsalita, magkikita pa tayo. Mabuti na lang at ang ilan sa mga masugid nating taga-subaybay, hindi nagbingi-bingihan. Kinabukasan, matapos umere ang panawagan para kay Rolly, ilang tawag ang natanggap ng aming programa. Lahat nagsasabing may nakita raw silang tao na may pagkakahawig sa larawang i-flinash namin sa screen.
agad naghanap ang aming team sa mga itinawag na lugar. At napag-alaman naming dito sa kubong ito sa Pansol sa Calamba, Laguna, matatagpuan ang lalaking may pinakamalapit na description na ibinigay ng mga kamag-anak ni Rolly. Marungis, mahirap kausapin, may bigote, at higit sa lahat, nakausli ang kanang kamay. Simula kailan niyo pa siya nakita dito? Ano na, mga 2 linggo na mahigit. Tinulong niyo ba siya kung anong pangalan niya, kung saan siya nakatira? Ay, ganun lang, nakikipag-ganun lang naman siya. Hindi namin minsan maintindihan yung ano, yung salita. Hindi namin maintindihan yung sinasabi. Basta pag gano'n, lalapitan ka lang, hihinga ka lang ng sigarilyo. Tapos kuya, sinong nakapanood nung programa na yun? Ito po, siya na po. Kasi hindi ko na ano eh. Ako sir, napanood ko. Ano, ang pinagkamats nung ano nila, yung litrato, ano, yung may bigote, abing yung kamay, tsaka yung mukha talaga, parehas na parehas. Kaya yun, hindi kami nagkamali na yan. Batay sa mga kwentong aming nakalap, matagal na panahon rin daw nagpalaboy-laboy dito sa kalsada ng Calamba ang lalaking pinaniniwalaang si Rolly. Marahil dahil na rin sa panghihina, hindi na nito naiwasang malayo sa peligro't sakuna. Inakay ko na siya. Nasa napahiga pa dito. Ayan sir, ayan yung mga tapak. Ano siya eh, napahiga. Pero bakit kaya siya nalaglag niya ko yan? Iwan ko lang sir, nakita na lang namin. Nandito na siya eh. Sa baba. Naiinisip ko nga, baka nga gusto niyong maligo dun sa dito, naiinitan siguro. Nakita ko, hinigit niya yan, itong mga kahoy na to, hinigit niya doon. Siguro gagawa siya ng paraan para makaahon, makaakyat, gumagawa siya ng paraan. Maswerte pa rin siya at natagpuan siya ni Arjil. Siya ang nagpapatunay na may natitira pa rin Good Samaritan sa mundo. Tinapay mo siya ka tubig, saka sigarilyo. Ah. Oh, dali, alam ko, gutom ka na eh, tsaka nauuhaw ka. Dinala na kita, ha? Kasi pag napuna po na sa bahay po namin yan, lagi po namin siyang nakikinom po kasi sa bahay. Tapos po, pagka naman gusto namin pigyan ng pagkain, naalis na rin po siya minsan. Pero pagka ano po, inaabutan po namin siya ng pagkain, kinukuha naman po niya. Siyempre, nakakaawa naman po siya, di ba? Nagugutom nga po siya, di ba? Eh, tsaka nahingi naman po siya, hindi naman siya yung basta-basta na nakakuha ng gano'n. Pero higit pa sa pagkain at inumin ang nais nilang tulong na maibigay sa lalaking pinaniniwalaan nilang si Rolly. Dahil ang totoo niyan, wala silang ibang ninais kundi matukoy kung nasaan na ang mga kamag-anakan niya. Pero ang problema, hirap ito sa pakikipag-usap. Babalik na lang kung bibigyan ko uli kita, ha? Gayunpaman, bakas pa rin daw kay Rolly ang kagustuhan nitong makapiling na ang mga mahal niya sa buhay. Dahil nung mismong staff na ng aming programa ang nakipag-usap sa kanya, tila milagrong nakakausap na siya. Saan ka nakatira? Sa Bangaw! Pangalan? Ano pangalan mo? Pangalan? Rolly! Apelido, apelido! Barbuo! Dahil kumpirmado namin siya nga ang Rolly na aming hinahanap, binalikan namin ang pamilya Barbuco. Ang buong pamilya, pursigido talagang makita ang nawawala nilang kadugo. Heto't naabutan pa nga namin silang abala at punong-puno ng pag-asa na naghahanap pa rin dito sa GMA sa Cavite. Halatang excited sila sa posibilidad na makakapiling na muli si Rolly. Heto, sumama ang buong pamilya. Alang ang kinakabahan, na alang ang kumbaga sa hindi ko maintindihan yung parang hindi naman masyadong na, ano, pero iba yung pakiramdam ko ngayon na siguro makikita na namin si Rolly. O nagwi-wish ako na maiwi na namin siya.
Kabadong-kabado na si Luz dahil palapit na ng palapit ang kalamba kung saan Dimanoy naroon ang nawawala niyang kapatid na si Rolly. Ito na nga kaya ang simula ng pagwawakas ng kanilang kalbaryo. Ilang sandali lang, narating na namin muli ang kalamba. Habang pinapalipas ni Rolly ang mga sandali, kasama ang mga usok ng sigarilyo, mabigat namang inihakbang ng pamilya Barbuco ang kani-kanilang mga paa papalapit sa kanya. Hanggang hindi na nila kayang mapasinungalingan pa ang lukso ng dugo. Oh, Diyos ko! Kamatid ko! Sukli sa hagulgol ng nananabik niyang mga kamag-anak. Tay! Diyos ko! Hindi na yata nakakakilala kapatid ko! Tay! Awa naman! Diyos ko! Ilang sandali rin lang, nakilala na nila ang mga sugo ng langit na kumutkop sa pinakamamahal nilang si Rolly. Salamat daw, maraming salamat. Wala akong problema. Wala akong problema. Wala akong, okay lang po. Ang tagpo niya po. Gusto ko kung saan lugar kami na kanay. Itong Laguna lang ang hindi namin napumuntahan. Ako dito pala lang na matpan. Hindi kami umaasa makakarating sa dito. Napakalayo kasi. Kaya yung malapit lang ang pinupuntahan namin. Alam ko. Maraming salamat po sa inyo. Sa higpit ng kanilang yakapan, kung pwede lang siguro nilang pahintuin ang pag-inog ng mundo, ginawa na nila. Manamnam lang ang mga sandaling muling nakumpleto sila. Salamat po, Diyos ko! Maraming po salamat.
sumunod na narinig mula sa tatahi-tahimik na si Rolly, labis na ikinatuwa ng buo niyang pamilya. Uwi na tayo. Tay, uwi na tayo. Ha? Kilala mo ba si nanay? Ha? Kilala mo si nanay? Ha? Eh ako, kilala mo. Ha? Sino ba ako? Natalas! Oo, oh, kilala ko na ang batid ko. Gusto mo na mauwi? Ha? Gusto mo na uwi? Aalis ka pa ba uli? Hindi na raw siya aalis. Maligayo, maligayo. Nawala ho yung bigat na nakalaga sa dibdib ko. Makakatulog na po siguro ako ngayon ng maayos. Muli na ngang nakabalik sa kanilang tahanan si Rolly at ang ipinagdiriwang ng kanyang pamilya, mas masaya pa kesa sa piyesta. Pero may mga aral silang napulot mula sa kanilang karanasan. Ang magtiwalang may natitira pang Good Samaritan sa mundo. At ang magpakatatag, liparin man ang bubong nila bagyuhin ng problema. Sa kanyang murang edad, pinili ni Sandro na lumayas at magpakalayo sa kanyang pamilya. Pero ngayon, pinagsisisihan na niya ang kapusukan ng kanyang mga naging desisyon. Sa katunayan, uuwi na siya ngayon sa kanyang pamilya. Naaalala niyo pa ba ang talinghaga ng prodigal son sa Biblia? Ito'y tungkol sa isang anak na sinuway ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Piniling magpakalayo hanggang sa naligaw ng landas. Hindi rito nalalayo ang kwento ni Sandro o Andok, 17 taong gulang, dahil pinili niyang mamuhay mag-isa na obliga siyang ang gabi gawin ding umaga. Heto't kayod kalabaw siya bilang barker sa kalsada. Kumita lang ng kakarampot na pera. Hey kuya, thank you kuya. Nung lumayod ko ako, talaga mag-arbaho dito sa Maynila. Ang dami pa gusto ko bubuhayin ang aking sarili. Hindi kinakailan ni Sandro, isa siyang alibughang anak. Tinalikuran kasi niya ang sarili niyang pamilya. Bakit ka umalis sa bahay sa Bulacan? Wala pong dahilan. Ako lang po talaga lumayas. Ayoko lang po talaga umuwi. Halos 10 buwan na raw siyang nagpapalaboy-laboy sa Maynila. Kaya hindi nalihim sa kanya ang malupit na kalakaran sa syudad. Pera po kita ng pera dito. Dami-dami ka pang kailangan gawin pa naman ka pera ka. Aminado si Sandro, mahirap makipagsapalaran sa lungsod. Madalas, butas daw ang kanyang bulsa at walang ipanglalaman sa kumakalam niyang sikmura. Buti na lang at may nagmamagandang loob sa kanya, gaya ni Jane, sidewalk vendor. Nawala na po talaga ako malapit na kay Ate Jane po ako tumatakbo. Pinipinggan din naman po nila ako. Pinili man niyang lumayo sa mga kadugo niya, hindi niya maiwasang balik-balikan ang buhay na tinakasan niya. Ang ganda yung sa bahay ka lang, sa maganda yung tinutulugan mo, maganda yung hinihiga mo, saka magkakasot ang lahat ng pinakain. Pero ngayon, nagising na raw siya sa bangungot ng kanyang nakaraan at maging ng kasalukuyan. Ano pagka ulan, naalala ko dahil. Nandala na po ako nung ulan, nakailamig po ako. Wala po talaga matulugan sa masyal. Saan mas magandang tumuloy? Dito sa kalsada o doon sa pamilya mo? Sa amin po. Bakit? Doon po talaga maalaga ako.
Sa pakikipanayam namin kay Sandro, nasungkit namin ang mga sumusunod na impormasyon. Esther Zuniga ang buong pangalan ng kanyang ina. Apat daw silang magkakapatid at pangatlo siya sa panganay. Sa barangay Tugatog sa Maykawayan, Bulacan daw sila nakatira. Ang kaso, malabo na sa kanyang alaala ang daan pabalik sa kanila. Dahil dito, dali-dali na kaming nakipag-ugnayan sa barangay Tugatog sa Maykawayan, Bulacan. At dito na nga namin nakilala ang sinasabing nanay ni Sandro, si Esther. Aminado siya, talaga raw layas ang kanyang binatilyo. Makulit siya. Maisipan niyang gawin, gagawin niya pag hindi siya uuwi, hindi uuwi. Kung hindi mo saraduhan, lock ng pinto. Kailangan na dito na kami lahat. Bantayan namin para huwag siya makagala. Nakatambay siya dyan, nakaupo. Tapos umakas sa mga tricycle. Magdamag, hanggang umaga na. Kwento ni Esther, hindi raw talaga mapaikot ang puwet ni Sandro. Kaya umaasa kami na nandiyan pa siya lagi. Kundi raw ito makitang nakatambay sa kanto, sumasama naman ito kung kani-kanino. Pero hindi naman daw ito naliligaw at lagi pa rin nakakauwi sa kanilang tahanan. Ang kaso, umaangkas kasi siya sa mga tricycle. Ayun, nagtaka kami, hindi na siya umuwi. Hinanap na namin umaga, hindi namin nakita, wala na kaming balita. Kwento ni Esther, nung kapiling pa nilang anak, hindi may kakaila, si Sandro talaga ang black sheep ng kanilang pamilya. Pasaway, makulit. Makulit siya. Bata pa siya, ganun na siya. Medyo matigas ang ulo. Kahit ipagtanong niyo siya rito, ganun. Yun ang problema ko sa kanya. Pero kahit pa sinabing pasaway ang kanyang binatilyo, hindi pa rin daw biro ang malagasan ng isang miyembro ng kanilang pamilya. Tulad ko niya, magpapasko, wala pa siya. Siyempre, kinakabahan ako, kasi hindi ako sanay na hindi kami kumpleto. Kanya minsan, ang gabi rin ho, ginagawa namin umaga. Ikot kami ng ikot. At ang labis na ikinakasakit ng loob ni Esther, pumanaw ang kanyang ina na lola ni Sandro na bukang bibig ang nawawala nitong apo. Nagkataon naman ang nanay ko na ratay. Pinagtuunan ko muna ng pansin nanay ko hanggang sa namatay nga ako. Isang linggo siyang naratay. Tapos isang linggong naburog. Hindi ko na una pagtuunan para hanapin namin. Sa araw na ito, uuwi na si Sandro. Ibabaon na raw niya sa limot ang nakaraan. Makapagbagong buhay lang kasama ang kanyang pamilya. Habang abala sa paghahanda si Sandro, ang kanya namang ina na si Esther hindi matinag sa pagdarasal. Kulang na lang, katukin niya ang pinto ng langit, malaman lang kung saang lupalop na padpad ang kanyang anak. Hindi naman niya inakala, ihuhulog na pala sa kanya ng nasa itaas ang taong inuusal ng kanyang mga panalangin. Bindiya. Bindiya? Ba't ang layo? Ha? Umunaw. Ha? Ba't ang layo? Narating mo yon? Sino kasama mo? Diyos ko, Saisal. Eh, anong bumabagyo? Nasaan ka? Bindiya. Oo, ano? Diyos ko, kay ginawa. Hindi maganda yung naglalayas. Ano pa naman sa akin? Kahit na, ano ginawa? Sa tono ng pananalita ni Sandro, tila may tampo siya sa kanyang pamilya. Hindi mo kami naaalala, Sandro? Minsan. Ba't tiniis mo na kami? Ano ba kasalanan namin sa iyo? Malaki. Anong malaki? Pinapalo ka? Ano? Huwag lang alam eh. Ayaw mang sabihin ni Sandro ang dahilan ng kanyang paglalayas. Namin medyo pa sa parang isa lang ang isinisigaw ng kanyang kalooban. Ang patunayang kaya na niya ang mag-isa. Umanap ng trabaho. Trabaho? Bata ka pa nga, hindi ka pa pwedeng magtrabaho. Pwede pa, ano-ano ka muna dyan. Masamang natatrabaho sa bata, dapat nag-aaral ka eh. Ayoko na nga eh. Oh, ba't nga ayaw mo? Pero tila nag-iba ang ihip ng hangin nung narinig ni Sandro ang nangyari sa kanyang lola.
Hindi ka nakaabot na matay ang lola mo. Ikaw ay nahanap. Lola mo kalilibing lang ng Biyernes. Naghihingalo, ikaw ang tinatanong. Dapat pala umuwi na kaagad ako. Oo, dapat umuwi ka. Huwag ka na maglalayas, ha? Ha? Ate mo, hinahanap ka rin. Ano ginagawa mo doon araw-araw? Tatawag. Nang. Hindi. Diyos ko. Huwag ka na babalik doon. Ha? Minsan sa ating buhay, kailangan muna nating madapa para matutunan sa masaklap na paraan ang mga aral ng buhay. At maski sabihin pa natin sa ating mga sarili, nakakayanin naman nating mag-isa. Patutumbahin pa rin tayo ng mga hamon ng tadhana. Ito'y kung hindi naman natin kapiling ang sandalan nating pamilya. Palatandaan natin sa katawan ang ating pagkakakilanlan. Ito ang ating mga tatak at susi para ang isang taong nawawala ay maibabalik din sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang kapansanan, tila isang himala na nakikita pa rin niya ang kagandahan ng kapaligiran. Yan si Mark, 15 anyos, binihag ng Down syndrome. Tulad na lang ngayon, halinang-halina siya sa ganda ng mga bulaklak. At tila ba sa mga talulot nito siya humahanap ng mahihingahan ng kanyang palaisipan? Kung makakauwi pa ba siya sa kanyang pamilya? Ano, gusto niya na nga kasing umalis dito. Kaya nga pag may umaalis dito, gusto niya na sa mama. Kuwento ng social worker, isang taon nang nakararaan ng isang tricycle driver daw ang nakadampot kay Mark matapos makita itong pakalat-kalat sa lansangan. Nung dinating dito yun, nakasapatos pa yan eh. Tapos madalas kasi siya nakapantalon. Maayos siya sa katawan. Parang lagi bang aalis, tsura niya. Kaya natutuwa kami, sabi namin, baka anak to ng milyonaryo, mukhang lagi sanay siya nakashoes. Pero kung isa man siyang heredero, hindi naman niya maibida ang kanyang kayamanan. Animoy lagi raw kasing nakabusal ang kanyang bibig. Ni hindi nga nito masambit ang tunay niyang pangalan. Parang ano rin naman siya eh, normal child. Ang problema nga lang, itsura mongoloy, tsaka hindi siya nakakausap. Hindi na maintindihan yung sagot niya. Kaya tinatawag na lang nila ito batay sa pangalang nakasulat sa pantalong suot-suot niya nung siya'y natagpuan. Pero kahit hirap daw itong magsalita, hindi naman naging tinik sa kanilang dibdib ang binatilyo. Napakabait niya, tsaka napakagalang ba niya. Tapos nakaupo-upo lang siya. Malambing siya sa mga staff namin, malambing siya. At gaya raw ng mga bulaklak sa hardin na nangangailangan ng pag-aalaga, animoy bagong sibol na rosa si Mark na naghahanap din ng tamang pagmamahal at pagkalinga. Tender love and care na lagi mo siyang nakikita, hihimasimasin mo. Kaya most of the time, pag nakita ko siyang ganyan, ginaganong-ganong. Sa aming pakikipagkwentuhan kay Mark, napaka-mahiyain ito. Mabibilang lang sa daliri kung ilang beses itong tumingin sa amin habang isinasagawa ang aming interview. Gusto mo nang umuwi? Ngayon. Ha? Gusto mo nang umuwi? Sinong namimiss mo sa bahay niyo? Papa, nanay. Ayon sa social worker, ang mga sumusunod ang palatandaan sa katawan ni Mark. Kapansin-pansin ang mahabang tahi sa kanyang tiyan. May peklat din daw ang binatilyo sa kanan nitong kamay. At may bukol din daw ito sa kanyang tuhod. Nito lamang nakaraang linggo, habang nagsasalansan ng files ang isa sa aming staff, napansin niya ang isang panawagan na tumutugma sa mga palatandaang taglay ni Mark. Sa pagbabakasakaling ang batang ito at si Mark ay iisa, agad naming sinadyang pamilyang nagpadala ng nasabing panawagan.
Hindi na ba umaayon sa amin ang pagkakataon? Dahil gaya ni Mark, halos mag-iisang taon na ring nawawala ang anak ni Mang Eddie na si Edmar na meron din daw Down syndrome. Naman kahit na gano'n ang anak ko, hindi ko tinuri pabigat. Kaya may kapasanan yun. Yung ang naghihirap ka sa ano, kahit na ko papano, maano mo yun eh. Matiis mo yun. Pero yung mawala ka ng anak eh, mahirap yun. Sa salaysay ni Mang Eddie, sanggol pa lang daw si Edmar, burdado na ito ng mga tahi sa katawan. Sa katunayan, pagkasilang na pagkasilang pa lang sa kanya, kinailangan na niyang operahan dahil nakapulupot daw ang bituka nito sa tiyan. Paglaki naman ito, tila may nunal daw sa paa ang kanyang anak. Pero hindi naman niya inakala na ang pagiging layas na ito ni Edmar ang magpapayanig ng kanilang mundo. Ako nga, kahit saan nagpupunta ako, kahit na nakabike lang ako, para nga makita ko eh. Eh kung sakaling makita mo sa daan, siyempre hindi ako mapalagay eh. Kahit sa dulo ng walang hanggan, dadayuhin daw nila. Lalo pa ngayong miss na nila ang kabibuhan ng anak. Minsan sa TV, ginagaya niyo yung mga sumasayaw, kumakanta. Kami-kami lang dito, ganun, tawa na kami. Kaya't nung nawala daw ang binatilyo, ang tahanan nila na parang perya sa sigla. Ngayon, tila sementeryo. Yung ang alaga mo lang manok, eh, kung minsan mawala lang talagang ano ko eh, dahil biro mo, tagal mong nalagaan, bigla lang mawala. Yung pa kaya batang anak mo, talaga masakit, masakit eh. Para maibsan ang kalbaryo ni Mang Eddie, nagpa siya kaming isama na siya pa Maynila. Titignan namin kung tama ang aming hinala na iisang tao lang si Edmar at si Mark ng DSWD sa Marabon. Ako sa tatay ko, malaking pag-asa kong makikita eh. Hindi naman karamihan na ganun, mayroong palatandaan, di ba? Halos padilim na nung narating namin ang Malabon. Pero si Mang Eddie, hindi halos magkanda ugaga sa pagpapakita ng larawan ng kanilang anak sa social worker. Alam mo po kasi, ang mga, may mga alaga rin po kayong mongguloid. Yung mga mongguloid kasi para magkakahoy din po sila, ano po. Ngayon po, titingnan po natin kung ito nga. Ito nga, dito isang alaga. May palatanda ano yun eh. Heidi, pakikuha nga si Mark. Opo mo. Habang sinusundo ng social worker si Mark, para namang sinisilihan sa pagkakaupo si Mang Eddie. Hanggang sa... Kahit hindi pumailan lang sa hangin ang tinig ni Edmar, wagas na kaligayahan naman ang nagmamarka sa kanyang mukha. Kinuha ako pa po yan ng birth certificate kasi po yung pantalon niya na nakasuot, may nakalagay doon na Mark Anthony Mahilom. Kaya kinuha ko siya ng birth certificate pa, kasi sinasabi niya Mark. Mark Anthony ko yung pisan niya. Huh? Ayun, siguro yun ho, siguro yung suot-suot niyang pantalon. Igay. Meron siyang ano, teklat sa... At para higit na makasiguro, ipinakita pa ni Mang Eddie ang mga palatandaang nagbigay daan upang muli nilang makapiling si Edmar o si Mark. Malaking tulong ang mga palatandaan sa katawan para kakilanlan ni Numan. Ngunit ang mga palatandaan, minsan pwedeng maglaho o mabura, pero hindi ang masidhi nating pagnanais na mabigyan pa ng tsansa na muling makasama ang nawawalang miyembro ng ating pamilya.
Sa episode pong ito at sa loob ng isang taon ng aming programa, 151 ng mga nawawalang tao ang aming naibalik sa kani-kanilang mga tahanan. Mga tatlong tao po yon sa loob ng isang linggo. At lahat ng ito nagagawa namin dahil sa inyong mga tulong at dasal. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayan kasama na iwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.